guys! Welcome to my channel, Miss Vlogs! And for today's video, ay gagawa ako ng reaction video ng live tutorial ng mga classmates ko. Ang unang video na napanood ko ay yung One Stream sa grupo ni Tatson Villanueva at ni Yumang. Napansin ko lang dun sa video niya yung pagbigay ng description ni Tatson about dun sa One Stream. Englishera siya. Grabe. Sana all. Tapos, yung si Shaina naman na yung magbibideo. Yung nagbibideo. Ang ingay naman ng background niya. Parang may nagpapagawa pa ng kalsada sa labas ng bahay nila. Maganda naman yung paggawa nila ng video tutorial. Kasi, bukod sa kita na si Tatson, siya yung nagpapakita kung paano gamitin yung One Stream. Napapaliwanag niya naman yung mga kung paano talaga gamitin yung One Stream kapag magla-live ka. Yun lang. Next naman ay ayon sa YouTube and Facebook stream kung paano magla-live gamit yung dalawang app na yon. Una na lang diniscuss ay yung paano mag-live gamit ang YouTube na site. Earphone kasi ako nung pinapanood ko yung live na yon. Hininaan ko konti kasi masyado malakas yung boses niya. Pero na iintindihan naman tsaka napapaliwanag niya kung ano yung mga lumalabas sa screen. Simula dun sa papunta sa YouTube na app kung paano mag-live, napapaliwanag niya naman ng maayos tsaka naiintindihan naman. Nalaman ko rin dun sa diniscuss nila na kapag tapos ka na pala mag-live gamit ang YouTube na site, pwede mo pa palang ma-edit yung live mo na yon bago mo siya i-post. Yung magka-cut ka ng video, ganon. Magka-cut ka ng, kunyari, ng hindi mo na gusto ang part na to. Ika-cut mo yun bago mo siya i-post sa YouTube. Tapos, nung sa FB naman na yung pinapaliwanag nila, humina na yung boses nung nagpapaliwanag. Kaya pinul volume ko na, pero naririnig naman. Napaliwanag niya naman ng maayos kung paano mag-live gamit ang Facebook app. Kaya, okay na. Next naman, yung sa OBS tutorial. Si Baelio lang yung nag-present sa group nila, pero maiintindihan mo yung kung paano niya ipaliwanag, kung paano gamitin yung OBS na app sa pagla-live. Kita siya habang pinapaliwanag kung paano paggamit ng OBS na app. Tapos, may pa-background music at effects pa siya kaya hindi masyadong plain yung paggawa niya ng tutorial. Doon naman sa may BeLive tutorial, nung nagbibigay si Salmore ng definition about sa BeLive, napansin ko na may binabasa siya pero napansin ko rin na kahit may binabasa siya minsan, alam niya kung ano yung dinidiscuss o pinapaliwanag niya about sa BeLive. Kay Santosidad naman, tsaka kay Soriano, may mga importante silang salita na lumalabas sa screen nila, kaya mababasa pa rin ng mga viewers na gustong malaman kung paano ang paggamit sa pagla-live. Sa video naman ni Santosidad, dahil dun sa pagkat niya sa mga video niya, parang nakukulangan tuloy siya ng paliwanag o may paliwanag na hindi maintindihan dahil kulang yung salita dun sa video niya na yun. Dun naman sa video ni Sherlyn, pinakita kung paano ang paggamit ng BeLive na app sa pagla-live. Siya yung nagpakita kung paano. At meron pa siyang do what you need to do before going live. Next naman ay yung sa StreamLab. Maganda yung pagpapakilala nila. Kaso napansin ko na malakas masyado yung background music nila. Kaya natatabunan yung pag-explain nila about sa StreamLab. Merong part na parang nagbabasa lang pati explanation. Doon naman sa part ni Makaalay, maganda yung pag-present niya. Kasi simula doon sa pag-download ng app na kailangan sa paggamit sa StreamLab, napakita niya kung paano gamitin ito at kung ano ang kailangan gawin. At nakapagbigay rin sila ng pros and cons about sa paggamit ng StreamLab na app. Oh my God! Wow! At ang huli ko naman napanood ay yung sa StreamYard. Isa lang yung nag-present sa kanila.
Pero napakita nito at naipaliwanag ng maayos kung paano gamitin ang app na StreamYard sa pagla-live simula sa pag-login hanggang sa makapag-live ka na gamit ang app na ito. Meron din siyang important words na lumalabas sa screen na talagang masusundan mo kung paano gamitin ang StreamYard na app. Naipaliwanag niya naman kung anong meron at anong pwedeng gawin sa StreamYard na app sa pagla-live o iba pa. Lahat naman ng grupo ay naipakita at naipaliwanag nila ang app na na-assign sa kanila at naipakita kung paano ito gamitin. Wala akong masyadong alam sa streaming app na dinidiscuss at tinuturo nila, kaya mas nag-focus na lang ako sa kung ano ang makikita at mapapansin ko sa video nila sa paggawa ng tutorial. At doon nagtatapos ang aking reaction video. Don't forget to subscribe, like my video.